usapang printing business ba mo? Siguro kaya mo pindot yung video na to kasi gusto mo magkaroon ng idea at kung ano-ano yung mga pwedeng paghandaan para magkaroon ka ng sarili mong printing business. Ako pala si Jomar. Sa video na to, mag-share ako ng mga tips para kung ano yung mga pwede mong paghandaan or bilhin para makapag-start ka ng sarili mong small printing business. Kahit yung mga basic lang, hindi pong kaya ng budget mo. Unang-una, kailangan mo siyempre na computer set or PC na may naka-install na Adobe Photoshop. Karamihan mga sa printing business, gumagamit na sila ng CorelDRAW, Illustrator, tsaka ibang editing apps pa. Pero ako, kahit pa paano sa ngayon, kahit Adobe Photoshop lang, okay na ako dito. Malaking bagay na to para makapag-layout ka ng sarili mong design sa printing business mo. Gagawa din ako ng mga videos niyan, separate ko na lang. Gawa ko ng sariling tutorial noon. Turo ko kung ano yung mga basic tools ng paggamit ng ano, kung wala pang idea. Gagawa ko ng paraan na mas maintindihan nyo ng mas malinaw yung or mas madaling intindihin. Tapos pag meron ka ng PC or tapos na naka-install na na Photoshop, next na bibilhin mo is printer. Kung tutuusin, sa pagpili ng printer pala, depende yan kung ano yung product mong gustong umpisahan. Pero papaliwanag ko lang muna yung mga basic lang na printer na ginagamit sa printing business. Una, meron tayong tinatawag na die-ink. Yun yung mga ginagamit sa documents, yung mga normal print lang, Xerox. Yun siya. Ang akin, meron akong die-ink dito. Ang brand niya is Epson L3150. Meron 3-in-1 na siya. Meron na siyang print, scan, and Xerox. Yun, die-ink yung nakasalang dito. Yung pangalawa naman is yung pigment ink. Yung pigment ink na yun, nagagamit yun sa mga t-shirt, sticker, pwede rin sa mga calling cards, invitation, marami pa yan. Sample ko lang yun. Pero marami ka pang magagawa gamit yung ink na yun. Tapos yung pangatlo naman is yung sublimation ink. Ginagamitan niya ng specific na papel, hindi siya sa bond paper lang. Ang papel na ginagamit dyan is yung tinatawag na sublimation paper. Yun lang yan. Tapos piniprint lang din yan sa sublimated material. Yung example, yung mug. Dapat yung mug na bibili mo, hindi yung ordinary. Kasi merong ordinary yan eh. Katulad siya sa may mug na sublimation. Magkaparehas lang yun. Dapat pag bibili ka ng mug, sabihin mo lang for sublimation para pwede siyang printan gamit yung sublimation printer. Sa t-shirt naman, sublimation, pwede rin siya. Basta mataas lang yun. Lalo pag direct print gagamitin mo, dapat mataas yung percent ng polyester. Dry fit, pwede yun. Meron kasi yung direct print dapat sa light color ka lang or mas maganda sa white. No, pwede rin mo siya sa cotton, sublimation, pero gagamit ka nga lang ng kaya tawag na micro quill, parang hot melt process yung gagawin mo doon. Kahit sa ang kulay, kahit anong tela, pwede siya. Kasi may sarili siyang piniprintan doon sa... Basta gagawa na lang ako ng sariling video niyan. Makakaba kasi pag naliwanag pa dito. Tapos ngayon, paliwanag ko lang kung ano yung mga printer na pwede mong bilhin para makapagsimula ka ng sarili mong printing business. Yung pang-apat naman is yung tinatawag nila Eco-solvent. Yung eco-solvent naman, ginagamit yun sa mga tarpaulin, pwede rin t-shirt, tsaka sticker. Yung eco-solvent, pang outdoor talaga yan, mas maganda kasi hindi siya basta-basta nag-fade. Tapos, compare sa pigment, yun, kung ikaw, kung balak mo mag t-shirt print lang, pwede ka na sa pigment printer. Balak mo mag-invest niyan ng yung pwede na sa A3 size, yung malaki na. Kasi para malaking papel yung pwede kong masalang. Gamit ko lang ngayon yung sublimation printer na Epson L120 model niya. Meron ako ditong heat press, Puyi siya na brand, diesel.
15 by 15 yung size. Yun, mga gamit mo sa t-shirt. Tapos, ito naman, cutter ng vinyl, mga stickers. Ano to, Kuya Mini. Kuya Mini ang tatak niya. Pero huwag mo nang pagpukosan yung bag ng ganito kasi kahit wala pa naman to, makapag-start naman kayo kahit paano nang. Pero kung meron naman kayong sariling pang-provide ng pambili, mas maganda kasi at least maumpisahan nyo na ma-explore niya kung paano gamitin yung equipment na yun. So, kung gusto nyong masubaybayan yung mga tutorial na gagawin ko, click mo lang yung subscribe button, tapos on mo lang yung notification bell para ma-update ka sa mga gagawin kong videos in the future. Lahat yan, mga basic, lalo na yung mga baguhan. Kasi ako, baguhan lang din ako. Magkaintindihan tayo. Sa mga veterano dyan, paki-comment naman yung mga advice nyo para sa amin sa mga next video ko. Kung ano pala yung mga gusto nyong gawin kong tutorial, comment nyo lang din, at least yun yung uunahin ko, ipaprayo kong gawan ng tutorial. So, kita-kits na lang sa next video.